Sa halos 2 taong pagtitinda ni Arnold sa Maharlika Building sa Baguio City, isa raw sa kanyang napansin ay ang pagdami ng mga namamalimos sa lungsod. Base po kasi sa na-observe ko rito sa Baguio, may mga street dweller tayo na talagang hindi kayang mabuhay kung hindi sila manghihingi. Pero may mga na-observe din ako na street dweller na parang ginagawa na lang na negosyo or pagkakakitaan yung panghihingi. Anya, kung minsan ay nakakapagdulot na rin ang mga ito ng takot, lalo na sa iba nilang customer. Minsan, namimilit nga na nanghihingi kasi. Minsan, aakbayan pa niya yung mga client namin dito, yung mga customer namin, nagugulat sila ganun. Ang vendor naman na si Marilyn, kung minsan binibigyan na lamang ang mga namimilit, mamalimos. Siyempre, pag kung anong kailangan nila, pag binibigyan ko sila ng bonnet o kaya 10 pesos, basta yung ano nila. Kasi kung minsan bumabalik sila, basta meron bihay, pero pag Hindi naman po. Pero ang mga street dwellers na mga ito, maaari nang mabigyan ng tulong ng DSWD. Sa kakatapos lamang na selebrasyon ng 73rd anibersaryo ng Department of Social Welfare and Development noong 12 ng Enero, inilabas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order No. 52 Series of 2024. Nilalaman nito ang pagtatatag at pagpapalawak sa programa ng DSWD na pag-abot program para sa mga street dwellers at iba pang kapos sa buhay. Kaya sa 73rd anibersaryo ng inyong pagkakatatag, inaasahan kong di lamang ninyo ipapagpatuloy, kundi pag-iibayuhin pa ang tatak DSWD sa paglilingkod. You are the country's social welfare forces, always on red alert. In a country where distress calls from disaster victims and disadvantaged sectors never end. Alok ng programa ang pagtulong sa mga street dwellers gaya ng shelter assistance, transportation, relocation at financial assistance, livelihood at employment assistance. Kasama rin dito ang psychosocial support, capability building assistance, katuwang ang komunidad at LGU. Layon ng programa na magbigay ng bagong oportunidad sa mga street dwellers at mapaunlad ang kanilang antas ng pamumay. Ang programa ay parte ng ambisyon natin 2040 at kasama sa Philippine Development Plan 2023 hanggang 2028 na nais matupad ng pamahalaan. Pagtupad din ito sa nais ng United Nations Sustainable Development Goal na maresolba na ang kahirapan sa mundo. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.